First of all, thank you and credit to the owner of this house, Ma'am Ann Leones Carolasan, for giving me a permission to cover or featuring of this worth 200,000 of house project to my YouTube channel. Hey guys, this is Rep Egay Mix TV. Just subscribe and click the bell for more videos update, and just call me Mr. Guys. So guys, bali ang sukat ng bahay na ito ay 14 feet by 16 feet. Meron siyang dalawang kwarto, kitchen at dining area, isang CR, sala at terrace. So congrats po sa iyo, Ma'am Ann. Bilang isang OFW sa Kuwait, ay napakasarap po sa pakiramdam na matutupad na ang ating pinapangarap na bahay para sa ating mga mahal sa buhay. So guys, bali ayan na nga po, nakita nyo yung starting ng construction kanina hanggang sa mabuo nila. Then ngayon guys, meron na siyang sliding window. So kung nakikita nyo po, naka-install na po ang sliding window niya. Then meron na rin po siyang panel door. So after that ay ipipinishing na lang po nila ito. So ito na nga po, nag-start na silang magpalitada sa labas. So guys, bali ito pong bahay na to ay pag-aari ni Ma'am Ann Leones Carolasan from Digos, Davao del Sur. So napakasarap talaga sa ating pakiramdam na makikita mo na ang pinaghihirapan mo at pinapangarap na bahay. So guys, bali yung sukat po ng bahay is 14 feet by 16 feet. Hindi po kasama yung terrace, bukod po yung sukat ng terrace na yun. So yung pinaka mismong bahay po yung 14 feet by 16 feet. So guys, bali ayan na nga po, napalitadahan na nila. So meron na rin siyang mga sliding window, then yung panel door. So ito na nga yung panel door guys na sample. So I think ito ay 90 ang sukat nito. So halos ganyan din yung aking panel door sa aking bahay. So guys, ito na nga po. Ayon sa binigay na details ni Ma'am Ann Leones Carolasan, na ang sukat po ng bahay na ito ay 14 feet by 16 feet. Bali meron po siyang dalawang kwarto, isang kitchen and dining area, sala, isang CR at terrace. So guys, bali po sa sinabi ni Ma'am Ann Carolasan, ang ginastos niya po dito ay nagkakahalaga ng 200,000 pesos labors and materials na po yun. So guys, pag-usapan na rin natin po ito ang customized room. Nagustuhan ko po ito dahil maganda po yung idea na to, kasi ito po ay magpapagawa rin ako sa bahay ko nito. So kaya ako isinyari ito guys, para baka sakaling magustuhan nyo at makapulot din kayo ng idea para magpa-customize kayo ng kwarto ng inyong mga anak. So ito guys, yung room nila, kinustomize nila, nilagyan ng second floor, tapos meron siyang mga cabinets dito sa gilid sa pinakahagdanan, then meron pa siyang drawer dito sa kama. So makikita po natin kung paano itong ginawa. Kaya panoorin po natin yung step by step na paggawa nito guys, baka sakaling makapulo tayo ng idea or magka-interest na magpagawa rin tayo at ipa-customize ang kwarto ng ating mga anak. Credit to the owner po kay Ma'am Lane Lane sa magandang idea na ito. So guys, ito po yung ginayahan nila na idea. So nakapulot sila ng diskarte dito, then ginawa po nung asawa or mister ni Ma'am Lane Lane. So ito na po yung pinaka-finish niya. Ang ganda, di ba? So ito na nga guys. Ang ginamit nila dito sa pinakahagdanan niya ay 3/4 na marine plywood. So kung mapapansin nyo guys, meron na rin siyang drawer or cabinet pala. Ayan. So meron siyang maliit na cabinet. So sakto nga talaga para sa room ng mga bata ito. So then ito naman pinaka-upper body niya. Gumamit sila ng tubular na bakal. Then yung pinaka-paligid niya is angle bar, kasi yung po ang magdadala doon dahil yung po yung matibay.
yung angle bar. So kung mapapansin nyo guys, all-in-one itong customized room na ito kasi may drawer ka na, may cabinet, at marami pang space na matutulugan. So yan na nga guys, natapos na nila yung upper body. So ang gagawin po naman dito ni sir ay yung pinaka ilalim, yung sa kama naman. So nakita nyo, may kisame na rin yan guys. Nasa sa inyo na rin kung gusto nyo palagyan ng kisame. So ito po yung pinaka kama niya. Nilagyan niya ng apat na poste na 4x4 na kahoy. Then ang ginamit pa rin nila dito guys is marine plywood na 3/4. So ayan guys, makikita nyo meron siyang drawer sa ilalim. So lagayan ng mga damit, ganyan ganyan. So ang ganda, ang galing ng idea na to. Ako, nagka-interest ako dito guys. Sure, pag ako nagkaroon ng budget, magpapagawa ako nito sa bahay ko. Kasi sakto ito, ang sukat ng kwarto ng mga anak ko is 10 feet by 10 feet. Apat yung mga anak ko. So, sakto sa kanila to dahil tigda dalawa sila. So, ayos na ayos ito. So, guys, tingnan nyo mabuti. Ang ganda ng setup nito. Ang ganda ng finishing. Ayan, nakita nyo may kisame. Nilagyan pa nila ng strip light or LED lights. Then may cabinets sa mga hagdanan. Then may drawer pa sa pinakakama niya. So talagang package ito. Ang ganda. Sulit na sulit ang gagastusin mo dito if ever na magustuhan mo ito at magkaroon ka ng interest. So yun nga guys. Sana nagkaroon kayo ng idea dito about sa pag-customize ng room. Lalong-lalo na maganda ito na meron kayong mga bisita. Siyempre yung mga bata at matutuwa sa mga ganyang bagay. At lalo na at ang ganda ng setup nito. So yun nga guys, maraming salamat muli sa inyong panonood. At kung bago ka pa lang dito sa channel ko, mag-subscribe ka na agad at i-click ang notification bell para ma-update ka sa mga bagong videos natin about sa pagpapagawa ng mga bahay at sa mga ideas about sa mga customize or kung ano-anong idea na makukuha natin about sa interior design sa mga bahay at kung ano-ano pa. Maraming salamat muli sa inyong panonood. Ingat po tayong lahat and God bless sa ating lahat.